Baka gusto niyo mag-forward ng konti? Okay ba yung poses dyan? Okay, malakas na mga pala. Kasi mas marami ang blessing dito sa harap po. Umaapaw na pagpapala. At tayo po ay narito at welcome po ulit si Sister Laida. Laida. Kamutik ng maging Loida. Ang Loida ay nasa Bible eh. Nanay yata yun yan. Okay, ito po yung ating topic sa umagang ito. Reware of Revival. At nais ko pong basahin muna natin ang verse na ito para magkaroon kayo ng knowledge kung ano po yung itatopic natin sa umaga nito. Pag sinabi pong river of revival o yung salitang revival lang is ito po ang mahalaga dito sa ating mga Christian na revival. Pag sinabi pong revival, pag nakilala niyo na yung Panginoon, dapat merong transformation, changes sa inyong buhay. Kasi pag wala pong changes sa inyong buhay at kayo po ay dati, yung dati niyong sarili ay yung pa rin, wala pong inip o wala pong kabuluhan yung ating pagpupunta rito, pagsitsaga ng pagpunta rito, kung hindi natin mabibigyan ng ating sarili na ma-transform. Sabi nga po, sa mga ginawa ni Jesus ay dapat natin gayahin. No? At tulad kanina nung kanyang sinabi, tayo ay nanggaling sa isang family ng unang pamilya na yun ay namana natin, kaya kailangan natin bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng transformation. Ang pinakamahalaga po dito sa ating na malaman is yung transformation. How far did you transform yourself from old self to the new one? Yun po yung sinasabi ng revival. Ngayon, dito po sa panahon ni Ezekiel, si Ezekiel po dito ang nagkaroon ng vision o pangitain na sa panahon ng Roman Tipan at dito sa ating bagong tipan ay napakalayo po ng panahon. Subalit sa panahon ni Ezekiel ay binigyan siya ng isang vision o isang pangitain para mabigyan tayo ng panibagong lakas, encouragement, para tayo ay magpatuloy kasi mas malakas yung humihila sa atin dito sa daigdig dahil tayo ay nasa laman. No? Maraming bagay na makikita niyo sa sarili niyo mismo kung i-evaluate niyo yung sarili na mas malakas ang hawak ng kapaligiran kesa sa hatak ng ating sinasambang Panginoong Yesus. Dahil isang beses kung tayo nakikita sa isang Sunday, tayo naman dito ay sa araw-araw ay kasama natin yung nagbibigay ng kaanuhan sa ating isip. Lahat about, lalong-lalo na pagdating sa asawa, pagdating sa pera, pagdating sa anak, pagdating sa lahat ng ano, ay kasama natin yun. Kaya yun ang nagpapababa sa ating spiritual na pangangailangan. So ang Biblia, pag wala po tayong pagbabasa o pag-aaral, magiging hindi tayo, para bang hindi tayo makausog sa mga bagay na ginagawa natin. Dahil na hawak tayo ng business, hawak tayo ng lahat sa araw-araw, sa oras-oraw. There is a battle in our mind. Kaya nga po ito, kailangan natin na mapagtagumpayan, magkaroon ng encouragement from old self to new self. Makikita nyo sa inyong sarili. No? So, basahin po natin bago natin namnamin po. At mamaya po ay papaliwanag. Sabay-sabay po natin, tingnan natin, no? Bumalik kami sa pintuan ng templo. Ang nagkukwento po dito ay si Ezekiel. Kasi binigyan siya ng pangitain ng Panginoon noong dumagtipan.
Kaya tayo ay nasa bagong tipan, kaya dapat mong itindihin na itong pangitain na ito ay matagal na at nagaganap na dito sa ating Panginoon. Amen? Okay, ang sabi niya dito, bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig po punta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan ng gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Ito pong templong ito, yung sinasabing dito, inaagusan ng tubig mula dito sa timog ng hagdanan. Okay, tuloy po tayo. Verse 3 po, nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panuka. Sumukat siya ng 500 na metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Alam niyo pa po yung bukong-bukong? Yung dito, yung may bulong kayo dyan sa malapit sa Tarambacan, ne? Verse 4, sumukat uli siya ng 500 meter, metro pala, at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. So, habang sumusukat palalim ng palalim ang tubig, no? Baywang na ito, eh. Then sa 5, sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yao na isa ng ilog at hindi na ako makalusog, malalim ang tubig at kailangan languhin upang matawid. Okay. 6. Sinabi niya sa akin, tao, tandaan mo ang lugar na ito. So, sabi ng Diyos, sabi niya kay Ezekiel, tao, tandaan mo ang lugar na ito. Wala nang ano pa. Naglalakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa pabalik na siya doon mula sa ilog na sinukat nila ng sinukat, no? Tatlong beses, tandaan niyo po, bukong-bukong, pangalawa is rose line, sanggang, at tuhod muna, meron pang tuhod. At yung panghuli is, yung hindi na kayang lusungin dahil ilog na, no? 7, nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa mas kabilang pampang. So, pabalik na po ito, no? So, sa kapalan niya, nakita na sa mas kabilang pampang ay maraming makapal na puno at hitik sa bunga. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Mamaya po kung sasabihin sa inyo kung ano yung dagat na patay. Pag-abot dito sa dagat na patay, malilinis ang tubig. Lahat ng lugar, ito po yung binasin nating verse kanina, lahat ng lugar na maagusan ito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging taban ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Kung pupuntahan ito ng mangingisda, ang engarde, ingidi sa English, iglim sa English pa rin po yung isang dalawang lugar ito na malapit sa dagat na patay, ay magiging lugar ng pangingistaan pagkat iba't iba ang isda nito tulad ng nasa dagat na malaki. Then 11, ngunit ang mga latian ay mananatiling maalat para may makukunan ng asin. And then 12, sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig nito ay ang tubig na maagos. Umaagos mula sa templo, ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Himungko po tayo manalangin po ang salita ng Diyos. Maraming salamat, O Lord. Hallelujah, pinupuri ka namin. Tinataas ka namin.
sa lugar na ito, Panginoon, sa hapong ito. Hayaan mo, Lord, na ang pagkitain na ito, ang pag-aaral na ito na galing sa iyo, papunta sa inyong propetang si Ezekiel, ay maranasan namin sa panahon ngayon, Panginoon. At hayaan mo kung ano nga ng bawat isa, kung ano ang ibig sabihin na aming binasa sabay-sabay. Hayaan mo, bigyan niyo po sila, Panginoon. Kami lahat dito ng unity, ng pagkakaisa, ng pagkaunawa, Panginoon, sa iyong mensahe sa hapon na ito. Tinataas kita, O Lord, ikaw ang magsalita para sa abang lingkod mo at hayaan mo na ang lahat na makarinig nito ay magkaroon, Panginoon, ng transformation na tinatawag kagunungan upang magambalan namin, Panginoon, ang sinasabi mo sa aming pag-aaral, may isa pa buhay namin sa araw-araw, at hayaan mo na madala namin ito hindi lamang sa oras na ito, hindi lamang sa araw na ito, kundi may isa pa buhay namin ang mga salita mo na magbibigay sa amin ng tuluyan at ganap na maangkin namin ang pagmamahal, ang kapayapaan sa aming buhay. Yun lang po ay sa pamamagitan ng mga salita mo na kinakain ng aming Espiritu. Be with us. We need your presence. Holy Spirit, come. At ikaw ang masamot sa lahat ng bagay. Sa apat na sulat ng silid na ito, paglagay ka ng mga aming na hindi, Lord, makikialam ang anumang uri na hindi magandang Espiritu, kundi Espiritu ng Diyos, Lord, sa loob ng kwarto nito, Panginoon. Inaatas kita at muli, inaanyayan ka namin na ikaw ang magbigay sa amin ng kaganapan sa mensahe mo sa umaga nito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang nagkakaisa naming panalangin. In Jesus' name, lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. Ang layunin po ng ating pag-aaral sa habong ito ay the believer should know how to step into the river of revival of the Holy Spirit. Holy Spirit po itong binabanggit dito na magbibigay sa atin ng transformation, ng revival, ng encouragement at ng lahat ng bagay. So, tandaan po natin yung layunin natin at tandaan po natin na ito ay ibinigay na vision mula kay Lord, kay Ezekiel. At noong panahon yun ay, sa kapanahon ni Ezekiel, ay punong-puno ng pagkakasala ang mga tao. Sa panahon na yun, ang bandang huli ng lumang tipan, kung nagpapasa kayo, inaakit ko po kayo na magbigay ng oras kahit na isang araw. Wala pang 10 minutes po yun. Magbasa ng isang chapter man lang para nalalaman nyo kung ano po yung mga laman ng salita ng Bible, no? If you know the words of God, you can use these words. Kaya nga po dito, sa panahon ni Ezekiel, ito po yung panahon na marami ng pati hari, pati mga tao ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan doon. Kung kayo ay magbabasa, makikita nyo na ang time ni Ezekiel ay pagbubuo o pananumbalik ng mga Israelites na unang tinawag na anak ng Diyos upang ibalik at bigyan ng encouragement ng Lord. Tulad sa ating panahon ngayon, kung titingin kayo sa paligid, makikita nyo ang iba-ibang uri ng ginagamit na kaaway natin para tayo ay mahila o tayo ay hindi
makapaghanda sa buhay natin ng pupunta rito, no? Maraming ginagawa ang kalaban natin sa panahon natin ngayon tulad ng nangyayari noon na mas binibigyan ng atensyon ng ating pag-iisip, which is the devil now is twisting the word of the Lord. No? Twisting. Ibig sabihin po is maaring maging dahilan na lamang ninyo minsan yung sinasabi niyong busy ako, ganito ako, ganyan ako. It's just for a reason na para lang kayo hindi makadalo na kaminsan nila sa isang Sunday. At para doon po sa nagnanais na matuto, ako po ay nakahandang magwantuan sa sino mong gustong magpa-Bible. kaya lang, no? Ito po yung aking problema. Yung gabi is what does you want more in this? Siguro is pwede. Pero paggabi kasi po, ako naman po ay may asawa rin. Ang ating oras ay lunis hanggang biyernes ay okupado. Pero pag meron kayong gustong talagang sa mga Monday to Friday, hanggang Saturday po ibibigay ko ngayon sa Umijima. At ako po ay maglalaylo muna sa Warabi. Para kaabot ko lang sa Saturday. Ngayon po yan sa Warabi naman, nagugulong. Marami ko, sarap po punta eh. Dito na lang. Hallelujah. Okay, kaya ito po, samahan niyo ako na kayo ay pumupunta dito. Magsimula kayong magbasa ng 1 chapter sa Bantipan at 1 chapter sa Lumantipan. Bakit po? Kasi magsasawa kayo ng pag-aano sa isang buong kwento, kaya kailangan may variety yung pag-aaral niyo. Ang kwento ng Lumantipan is panay kwento tungkol sa mga pangyayari ng mga taong pinili ng Diyos at ano ba ang nangyari sa mga tao na yun na pagkatapos likay ng isang pamilya ay biglang nagkaroon ng maraming pamilya at nandun na yung masama, mabuti, naghalo-halo. That's yun ang story ng Lumantipan. All about God and His people. So kung maiintindihan nyo kung paano namuhay ang mga Israelita doon na inaangkin ng Diyos na yun lang ang kanyang anak, ay maiintindihan nyo kung bakit kayo nasa bagong tipan at kayo man ay ganun din ang nangyayari sa buhay nyo. So, ini-encourage ko po kayong magbasa ng Bible, and if you have some time, kahit may isang chapter lang sa isang araw. No? Isang chapter is hindi pa kayo matatapos niya ng 10 minutes. May maiksing chapter, mga 5 minutes lang po, and then maliit na maiksing panalangin is ina po sa mga busy. No? Pag hindi niyo po nagawa yung mga bagay na yon, parang palaging zero kayo. Binabalik-balikan kayo. Yung po yung ibig sabihin ng River of Revival. Kasi hindi natin mabigyan ng panahon ang Diyos. So ang Diyos ang nagbibigay at naghihila sa atin sa lahat ng ating mga kainaan sa buhay. So this is what yung revival na kailangan natin palagi through the words of God. Okay. Ang una pong pag-aaralan natin is three things we can benefit from this River of Revival. Yung mahalagang bagay na magiging beneficyo natin o mapukuha natin sa pag-aaral nitong River of Revival. Number one po is, sabay-sabay po, sabi niya is, He could heal. No? So kung babalikan po natin yung verse 8 na binasa natin, tingnan po natin yung verse 8 na binasa natin, ano? Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa daming silangan hanggang dagat na patay. Pagkapot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig na ito. So I would like to illustrate sa inyo kung ano yung dagat na patay na ito. Okay? Tingnan po natin ang dagat na patay, which is, maliwanag ba sa inyo yan?
Ayan. Ito po yung mapa. Itong bandang ito is Mediterranean Sea. Ito po yung Sea of Galilee. Kung alam nyo, dito nangyari yung mga unang miracle ni Jesus. At ito ang dagat na patay, which is the Dead Sea. No? But this, bakit tinawag na dagat na patay? Kasi ito pong dagat na patay na ito, from here, ito yung from here na umaagos dito ay malinis na tubig kasama ang dagat. May dagat. Ito po kasi paligid ng dagat yan eh. So from here, hindi na pinakita. Ang source niya dito is magpunta lang dito sa Dead Sea. Bakit tinawag na Dead Sea? Kasi wala po siyang labasan. Yung po ay na ano dito, na nabibinding yung tubig. So, kung magre-research po kayo dito, ang pag sinabing Dead Sea, dahil galing sa alat, yung alat niya dito ay mas matindi niya sa dito sa labas. Kaya tinawag na dagat na patay. Kasi wala pong istadyan, wala pong lahat, wala dahil sa asin. No? So, yung Dead Sea, yun ang source ng gawaan ng asin. At ito rin po yung napakagandang fertilizer ng ginagamit ng mga tao. Ang mga ang nanggagaling na ano dito, yung mga kinukuha nila. So now is itong dagat na patay na ito ay kung dito ang salt ay talagang yung kinakain natin na salt, dito ay triple. Triple ang salt, no? Kaya nga, walang isda, walang lahat, because they cannot exist. Yun yung sinasabi doon sa, ano, na mamaya, tutungo po tayo doon. Gusto ko lang malaman nyo na ang Dead Sea, kumbaga sa ano, ay walang exit po yan. Ay may exit, kaya lang, ay nga pala, walang exit, pero may bumubulos na tubig mula sa dagat. At nanggaling dito sa Sea of Galilee. Wala na. Wala na. Ah, ayan. No? Sea of Galilee. Itong Sea of Galilee, ulitin natin. Ito po yung unang mga miracle na nangyari kay Jesus. Hindi po yan ang ating topic. Okay? So, kung babalikan natin, He could heal. Sabi niya po. He could heal. Maaring magpagaling ang ano nito, ang isang beneficio nito. Sabi po sa ang isa pa kung dapat yung maintindihan, river of revival pala is it's about Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang simbolo ng isang Holy Spirit is river. Natatandaan niyo po yung salita ng Diyos na ang salita ng Diyos ay naglilinis. No? So, the Holy Spirit, kapag kayo ay malinis, maaari kayong mapagaling sa mga bagay. Yun po yung inaano niya dito. Sabi nga po sa Matthew 11:28, babasahin ko na lamang po. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. So, ito po yung sinasabi na maaari kayong mapagaling sa lahat ng bagay physically, but mostly spiritually po. Kasi yung spiritual natin ang dapat nating ano. And according to Luke 4:18, the Spirit of the Lord is on me. He has chosen me to tell good news to the poor. He sent me to tell prisoners that they are free and to tell the blind that they can see. He sent me to free those who have been treated badly. So, si Jesus na po ito yung nagpagaling sa lahat. Actually, wala pa ang Holy Spirit dyan. So, Jesus is the one healing. So, si Jesus at ang Holy Spirit ay halos magkasama yan. Dahil sa ating time ngayon, ang Holy Spirit ang namamagitan sa atin. No? Dahil si Jesus ay pumunta na ng heaven at nakaupo na doon sa ano lang, Diyos. So,
if you will just focus kay Jesus, meron ang mangyayari sa inyo, no? Kasi ang dami ng pinagaling ni Jesus noon, nung panahon pa lang ni Jesus. So, ano po ang katulad ng sinabi ni Brother Abed? Pag may kasalanan tayo, meron tayong bahagi ng katawan na maaring tagpuan ng sakit, because all the sickness spiritually can have sickness physically. Sabi nga, pag nagagawa tayo ng pagkakamali na hindi natin hiningi na patawad sa Diyos, minsan ay merong consequence. Amen po ba kayo doon? Amen kayo na kapag kayo ay nagawa ng pagkakamali, may consequence ka, hindi kaparusahan. Kasi po ang kaparusahan at consequence ay magkaiba. Ang punishment is really for non-believers sometimes. Na may makikita nyo na may namamatay na lang ng isang pamilya o tao na aksidente nang wala man lang ng dahilan. But only God knows. Kasi nga, God is in control. At mabalad kayo dahil kayo hanggang sa panganak kayo hanggang sa ngayon ay narito kayo, malakas at naggagambaro sa buhay nyo kasi may plano pa ang Panginoon sa inyo. I think if God is in control, may predestined ang mga tao eh. Kung hindi na kayo, kung wala kayong gamit dito sa mundo, punishment, hindi punishment, but God knows everything. Maaaring matagal na kayong wala. Kasi, isipin nyo lang, bakit namamatay minsan ang bata? Accidenting. Hindi naman siya masama. Hindi naman siya ganito, ganyan. So, may kagamitan ba siya o wala? Diyos lang ang pwedeng magbigay ng kahatulan, ano, hindi tayo. So, kailangan nating maging concern po sa ganong bagay. Okay, number two po is this river of revival, which is the Holy Spirit, He could revive. Yun na nga po, pwede niyang i-transform. Balikan po natin yung 9. At transformation, revival, lahat ng lugar na maagusan ito ay magkakaroon ng lahat ng uuri ng hayop at isda. Pagdating ng angos nito sa dagat na patay ay magiging tabak ng tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Ano pong ibig sabihin yan? Lahat po ng maniniwala sa salita ng Diyos ay magkakaroon ng revival. Why not? Siyempre, susundin mo yung lahat. Susundin natin yung lahat na sinasabi ng Bible sa palagay nyo, kaya ay hindi kayo magiging. Kung masusunod nyo ang lahat ng salita sa Bible, I think, hindi ko mahusga, pero something will be happening in you. Kasi, so wala pa akong nakita na nasunod lahat. Nakasunod tayong lahat. That's the normal na condition ng tao. Very slow ang ating progress when it comes to spiritual feeding, no? So sabi po nga dito sa Ephesians 2:1-4, sabi po dito is the past, pakinggan niyo mabuti po ito ha, in the past you were spiritually dead because of your sins and the things you did against God. Yes, in the past, your lives were full of those sins. You live the way the world lives, following the ruler of the evil powers over the earth. That same spirit is now working in those who refuse God. Amen po? Totoo po na pag tayo ay nasa pagkakasala, wala tayong katahimikan, wala tayong pagmamahal, wala tayong, that is our old self. Babalik tayo sa dati nating sarili. And people are self-centered. Ang gusto ko lang, gusto ko. Ayaw kong makinig sa'yo. That's a sin. Dahil magagawa mo lang yung gusto mo.
Sabi nga ni Lord, ibigin mo ang kaaway mo, tulungan mo ang lahat ng mga bagay, mga kapatid mo, mga anak mo. But because we are selfish, tayo talaga normally is selfish. Kaya lang tayo natututong magbigay. Kaya lang tayo ay natututong kumuha dito. Because God is using us. God is planning to do something in us. Kung sa sarili nyo lang, hindi nyo magagawa ang lahat ng bagay. Amen? Okay. So, sabi nga dito, in the past, all of us live like that, trying to please our sinful selves. We did all the things our bodies and minds wanted. Like everyone else in the world, we deserve to suffer God's anger just because of the way we are. But God is rich in mercy and love us very much. Gano na, alam nyo na yung kwento ng ating Diyos kung gaano niya tayo minahal. Ibinigay niya ang kanyang buntong na anak na si Jesus para lang sa atin, para hindi tayo maparusahan, sa halip na tayo ang parusahan. Sabi nga dito, we deserve to suffer God's anger just because of the way we are. Pero hindi. God is merciful. Mayaman siya sa kanyang kahabagan sa atin. Kaya, ang tao na naniniwala sa Diyos at ang tao na sumusunod sa Diyos, sabi ko sa inyo, isang click nyo lang ang inyong pinabanalangin, supposed to be, kung malinis ang ating puso at ang ating katawan, isang click nyo lang sa Panginoon, andyan na kaagad ang inyong ipinapray. But because of the sin, because of your shortcoming, because of everything na hindi nyo nasusunod, because of our normal DNA na tayo ay mahina sa lahat ng bagay, yung po ang nakakapag-hindrance kung bakit hindi na ibibigay sa atin ang lahat-lahat na dapat maangkin natin. Because we are short sa lahat ng bagay sa Panginoon. Amen po tayo doon. Amen. Okay. So number three po is, He could bring forth fruits and freshness. Maaari tayong makaano ng mga bunga, ang lahat ng bunga na ito at mga bagay na palaging bago sa atin. Ito po ang river of revival na maaari nating makuha is because na-revive tayo, na nauli tayo sa Diyos, ay sabi po sa, tingnan natin yung 12, sabi niya, sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring bulong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang dinilig nito ay ang tubig na umaagos sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. It is you that the Lord is telling, if you can be ma-revive sa river of revival. Ibig sabihin, kung susunod kayo sa spiritual na pamumuhay. No? So, John 7:38-39, sabi po dito is, if anyone believes in me, rivers of living water will flow out from their hearts. That is what the scripture says. Sabi? Flow out from their hearts. Mula sa puso natin, aagos ang tubig na yan. Di ba natin, pagka kayo ay nahugasan ng tubig na buhay, which is Jesus, ano mangyayari sa atin? The old self will perish. Muli, bibigyan kayo ng panibagong lakas. Isipin nyo lamang po minsan na ang ating destination ay sa langit is napakahalaga na sa inyo. Amen? Sabalit kung iniisip nyo lang yung mag-destination sa langit, but you are not doing the things that you should have to
before going to that part, ay meron ba yung dapat gagawin dito sa mundo? Hindi ganun po kadali. Sabi nga is, maluwag ang daan patungo saan? Sa baba. Subalit dito patungo sa langit, hindi pwede ang ano, isa-isa lang. Isa-isa ang daan. Yung daan ay para sa isang tao lang. Masigit. Kasi mahirap gawin. Amen? Mahirap po gawin. Ako man po ay, kasali ako dito sa preaching. Pag nagpipreach po ang sino man dito, kasama ako po na naranasan ko na yung lahat. Kung ikukwento ko sa inyo ang buhay ko, aabutin tayo ng isang buwan. Yes. My life is full of yung kabataan ko at yung pangangailangan ko at sa lahat ng ano ko. I think you cannot be compared. Kaya nga, nandito ako para gamitin ang Panginoon. Amen? Kaya nga nasasabi ko sa inyo ang mga bagay nito because it happened to me. At ang mga bagay nito ay pinagpapasalamat ko kahit na pangit ang minsan ng buhay ng isang tao ay pwede pa magbago. Everything, no? If you believe in the Lord, I challenge you. You will really have fruits like this. He could be healed. He could revive. He could bring fruit and freshness. Tatlo lang naman ang kailangan nyo sa buhay nyo para magkaroon kayo ng bagay na simpleng buhay. Hindi nyo kailangan ng kayamanan sobra-sobra. Amen? Ang kailangan nyo ay love, kapayapaan. That's number one. Love, kapayapaan. Kasi kung lahat na sa inyo, pag wala kayong kapayapaan, paano kayo matutulog? May pera nga kayo. Pwede kayong bumili ng number one na kama na pwede kayong patulugin because sabi nga, eh, maganda itong kama ito, pwede kang matulog. But I dare you, hindi kayo makakatulog sa napakagandang kama kung wala kayong kapayapaan. Amen? So, nasa inyo lamang po ang choice, sabi nga ng Panginoon. Hindi pinipilit ng Diyos ang mga bagay na salita na ito, kundi tinatas niya yung puso ninyo para kayo ay mabigyan ng tamang pangangailangan sa buwan. Wala na natin yung number, wala na para pong number 4. Okay, ito po yung mahalaga na nais kong ito po yung bagay na ipapaliwanag nung ating pag-aaral ngayon. Sabi po dyan sa number, ito po yung 4 ways to experience stepping into the river of revival. Paano tayo pa mag-i-step? Hindi po yung literal na meaning ito ha, hindi yung mag-i-step, kundi paano tayo papasok at mararanasan ang river of revival. Number one is, ito nga po yung sinasabi kanina na he stepped in uncle. Ano ba yung uncle? Hindi po si uncle, ano? Yung, ito, yung uncle, ne? Alam niyo na siguro yun, ano, uncle? Doon sa malapit sa bukong bukong. Na sinasabi kanina, si Ezekiel po ay sinabi ng Diyos, ito, 500 metro, lusungin mo ang tubig na yan, no? So, ang ibig pong sabihin niyan is, sa Acts 16:31, they said to him, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all who live in your house. Nagre-represent po ito ng faith. Itong uncle na ano, nagre-represent po siya ng faith that saves the soul, na salvation, ang tinatawag natin yung salvation. At sabi po sa Psalms 34:8, give the Lord a chance to show you how good He is. Great blessings belong to those who depend on Him. So, yung palang tubig ng dito palang pag-step mo ng nasa bukong-bukong pala is meron na po
step, meron na po kayong nagawa, no? Na nag-ano, kung baga sa ano, tumanggap na kayo doon. Kung mag-pigap na kayo ng salvation, no? At dalhan nyo na pati ang mga mahal nyo sa buhay. You can save your family, your loved ones, or anybody na nakadepend sa inyo, no? So yun, yung tubig na yun, which is the Holy Spirit, ay tinanggap nyo na. So meron na kayo time na, kung baga sa ano, naka-step 1 na kayo, no? Number 2 po is, He stepped in me deep. Ano pong ibig sabihin ng in me deep? Tingnan nga natin yung formula dito. Yung 4 na ano. Ito po nga po yung 4. Sabi niya, sumugat uli siya ng 500 metro at nang lumusog kami sa tuwing ito hanggang by 1. So ito pala po yung sinasabing hanggang by 1. At ang sabi po dito, ang me speak of prayer. Kailangan tayo lumuhod. Kaya me. Kailangan lumuhod tayo. Nag-step 1 na tayo na tinanggap natin ang salvation. But, sa second, kailangan nating lumuhod. This represents a life that is learning dependence upon the Lord. This is the person who prays and trying to live their life in faith before the Lord. Pagkatapos nyo tanggapin si Jesus sa buhay nyo, dapat hindi po tayo mag-propose, hindi tayo mag-i-stop doon. Kailangan lumusong pa tayo ng hanggaan miss. And yan ang time ng pag-pray, pag-depend, sa Panginoon, pagbibigay ng panahon. Well, hindi po itong makakasagabal sa inyong mga kabisihan. It takes only 10 to 30 minutes kung kayo po talaga ay busy. Pero alam ko, pag dinisayan nyo po ang Lord sa puso nyo, Lord, give me time to pray, give me time to study your word, give me time to do things according to you, alam ko, ibibigay ng Panginoon sa inyo yan eh. Hinihintay lang ng Panginoon na kayo ay magkusa. Hindi po kasi ito pilitan eh. Magkusa. Pag dinisire nyo, makikita ng Panginoon na dinidesire nyo yung mga bagay na yon. The Lord sees your heart. No? Yung puso lang ang tinitingnan sa atin ng Panginoon eh. Pag hindi niya nakita yung puso natin, nagsasalita lang tayo na hindi natin sinasalita lang natin, but it is not in our heart. Ito po ay walang kabuluhan. Parang hindi mo naman talaga nais. Kasi si Lord hindi tumitingin sa inyong utak, sa brain nyo, or sa pananalita nyo, sa outcome nyo, yung outcome nyo kung kayo ba ay tumutulong, ganito, ganito, ganito. But through your heart. Through your heart lang po. Sa pagbibigay, sa pagtulong, sa lahat ng bagay, pag hindi galing sa puso, wala pong kabuluhan yun sa Panginoon. So, we don't please people. We please God. Kailangan tanda po natin na hindi tayo gumagawa ng kabutihan dahil gusto tayong ma-please. Hindi ito yung tunay, kundi kailangan natin ma-please ang Diyos. Okay? So, number 3 po is Hebrews 10:38, ito po yung verse niya na supporting po dito sa pag-pray. The person who is right with me will live by trusting in me. Kailangan, nakatrust tayo sa Lord. But I will not be pleased with the one who turns back in fear. Fear, no? Pag tayo po ay hindi nagtitiwala sa Panginoon, hindi mo nga mag-please ang Panginoon at meron kang fear sa mga gusto mong gawin, maaaring hawakan ka ng iyong uli ng nakafocus mo kung saan ka nakafocus. Yun po, yun ang mangyayari sa iyo. No? Okay. So, punta po tayo dito sa He stepped in low and deep.
Ito po yung Taiwan, no? So, ang sabi po dito is, ito na po yung, this speaks of spiritual power in our lives. Spiritual power. Number one, salvation. Number two is praying. And number three is, ito po yung sinasabi na mayroon ka ng spiritual power sa ating buhay. When we have waded out this far, we can feel the power of the river and others can see its effect on us. Pag mayroon na kayong power, hindi po ito pinagmamalaking power because God only knows where to give this power. Hindi po niyo ito pwedeng hingiin kasi dumadating lang yan dahil gusto kang gamitin ng Diyos. So, pwede kang mag-heal. Pag sinabi mo lang, sabi ko nga sa inyo, in Jesus' name, be healed, ganyan lang. Because you are right at the eyes of the Lord, isang ganyan nyo lang po is hindi kaya susundin ng Panginoon ang inyong request, ang inyong. Kasi yung pag yung power po yun, hindi po yun basta yung ibibigay na hindi ka nakikita ng ano, hindi ka nakikita maayos. Sa prayer, sa lahat ng bagay, kasi baiwang na ito eh. Ibig sabihin, kalahati na nung ano natin, yung spiritual na kailangan natin sa buhay natin. Mamaya, tatanong ko sa inyo, nasaan kayong level ng water? Okay? So, yung po yung, ano, meron na kayong kapangyarihan na maaaring ma-receive sa Panginoon. And God will be using you. Okay, number four po is, sabi po dyan, hindi po na ano, he po yan, he surrendered to a river. Ito na po yung pinaka mataas na uri ng kinakailangan natin malaman. Sabi po dito, at this point, Ezekiel has reached a place where the river is in control. In control na. Ang ganda talaga ang nagkocontrol. Hindi na yung tao. No? It takes him well. It will. At sabi po sa Ephesians 5:18, don't be drunk with wine, which will ruin your life, but be filled with the Spirit. Pag ang Holy Spirit na po ay nagkontrol na sa buhay nyo, you can do things. But, siyempre, hindi yung sarili mo na, no? Yung kalooban na ng Holy Spirit. Now, ito pong spiritual na ano na ito is, sabi nga po dito, is, tandaan nyo po ito, ano yan? Surrender to a river. Kailangan talaga surrender tayo. Hindi po pwedeng kasi meron, may reason. Surrender to a river. Ito na po yung pinaka-highest point na maaaring mangyari sa isang mananampalataya. And there, God will be in control of everything that is in you. Hindi po natin maano ang Panginoon sa ating mga gawain sa buhay natin. Subalit, kaya po may tinatawag na church, iglesia ng Diyos para mailigtas ang mga tao na nangangailangan. Para mabago ang buhay nyo. Para mabigyan kayo ng kabuluhan na saan ba kayo tutungo. Tulad nga kanina, sabi, dalawa lang po naman ang magpipilian natin, di ba? Saan mo ba gustong pumunta? Talaga. Talaga. Yun yung ano eh. Kasi minsan, doon yata ako. Pero pag umagawa ka na ng bagay na ano, ako hindi yata. Baka dito na ako bababa sa iba pa. No? So, nagkaganon pa yung ating, nagtutwist pa po yung ating pag-iisip. Because we lack. No? Kulang tayo ng kaya nga po, simulan natin magbasa sa Bible. Inaano po kung magbasa kayo ng Bible. One book, pagkatapos nyo ng ano, bali dalawang book yan, isang new at saka isang old, isang book. Then araw-araw, one chapter lang.
makikita niyo iba. Chine-challenge ko po kayo, magiging iba ang buhay niyo. Because you are giving sacrifice to your time. Kung maaari nga, kayo nga ang dapat mag-aral. Alam niyo ba na, pag tinanggap niyo na si Jesus sa buhay niyo, meron kayong Holy Spirit. Amen? And this is Holy Spirit, guide you, comfort you, give you wisdom. Pag hindi na ako po pwedeng mag-ano sa inyo, kasi ako naman eh 67 na, ito nga, may isang, so bakit yung tiyan ko ang gamay, masakit ang tiyan ko, kaya alam sabi ko, Lord, I will speak, you, I will be the speaker, at pinili mo ako maging speaker. Friday night, akala ko makukukyo sa ako. Nag-sleep lang ako ng the whole sun Saturday. At I'm now in your in front of you. Because gagamitin ako dito eh. Sabi ko, you will be using me here to speak to this river of revival. Tapos, hindi mo ako pupuntahin dito. Amen? So, meron pong plano sa buhay natin ang bawat isa sa atin. At ang Diyos ay nakahanda po sa sino mang tao na nais talaga magpakapit sa Panginoon. Hindi po pilitan. Uulitin ko po, walang pilitan. It's your choice, your desire. Kung kayo po ay talagang maglilingkod sa Panginoon at magpapagamit, ay nasa inyo po ang response. Kung ano po ang response nyo, at kung ano man po ang mga katanungan nyo sa buhay, o mga problema nyo sa buhay, if we can help, we will be helped. Subalit, kailangan po lang nating sumunod sa salita according to the word of God. No? Tulad po ni Ezekiel, nais ko pong kayo mo po ay managana, sabi nga. Tularan po natin si Ezekiel na siya ay, kasi po si Ezekiel ay isang prophet. So pag sinabing prophet, siyempre yan ay kabati-bati ni Lord, no? Hindi ka basta-basta magiging prophet kung ikaw ay walang alam sa Bible, kung ikaw hindi nagbabasa ng Bible, kung ikaw hindi sumusunod sa salita ng Bible, at lalo na kung hindi mo ipinamumuhay ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang po tuwing Sunday, no? Hindi lang ang Sunday kasi ngayon I will be, God will use me. And then Monday to Saturday, you will do your own. Yan po yung DNA natin. But try to control. The river of revival, which is the Holy Spirit, is in you. Pananalan niyo po yan. Walang imposible sa Diyos. Di ba katatapos lang ng tema natin? Walang imposible sa Diyos. When you pray, God moves. Di ba? Tandaan niyo palagi yung mga salita niyon. Kasi yun lang po ang magbibigay sa inyo ng kalakasan. At kailangan meron kayong mga verse na alam na memorya nyo. Dahil kailangan nyo po yung verse na yun eh. Pagdating ng isang situation, yung verse na yun ay gagamitin nyo. Kung baga sa ano, yun ang baon nyo. Pag hindi nyo, pag, kasi paano kung emergency yung pangangailangan nyo. No? At this moment, walang pasto, walang ganito, walang ganyan. Ikaw lang, mag-isa. Alauna ba naman malang gabi? Siyempre, tulog yung mga gigisingin mo. Nasa pagsubukan ng Panginoon. No? Alauna ng gabi kung anong mangyari sa iyo. And alam ng Lord na memorize mo yung verse na yun. Doon ka niya bibigyan ng pagsubok. No? So, doon mo mararanasan, ipaparanas ng Panginoon sa iyo talaga yung mga bagay na yun para maniwala ka na God is with you. No? Kailangan lang po natin maging yung puso natin ay talagang total dependent. Naka-steady po tayo. Hindi yung paminsan ganito, paminsan ganyan. No? Pero yung po talaga ang ano ng buhay ng tao, yung DNA. Kaya paglabanan po natin. Because we have already the Holy Spirit in our heart, in our life,
At madali lang pong tawagin ang Diyos. Sabi niya, naandyan lang ako sa tabi niyo, Revelation 3:20. I'm knocking. At sino mang magbubukas sa akin, ay papasok ako para magkasama kami kakain. Subalit, tandaan niyo palagi na may malaking kung, no? Kung malinis ang puso mo at malinis ka sa paningin ng Diyos, yun lang po ay mangyayari. Kasi hindi pwedeng lumapit ang Diyos sa iyo na ikaw ay may pagkakasala. Ikaw ay may dinadalang kasalanan. Meron kang bitterness, meron kang anger, meron kang lahat. Hindi po papasokin ng Holy Spirit yan. Hindi man lang maririnig ang iyong tinig. Kasi kaya nga minsan pag sasabi natin, bakit parang ang layo ng Diyos sa akin? Parang hindi naririnig ang aking tinig. It's because of your sin. You have something inside in your heart. At sa pusong yan, na palaging tinitingnan ng Diyos, na ang Diyos lang ang nakakaalam, ay maaari kayo minsan ay mabigyan ng consequence. Kaya kailangan magpalinis, manalangin, huwag po natin ngayon yan. Hindi po makakaisto po ang mga bagay na ito. Magtrabaho kayo kasi kailangan niyo magtrabaho. Hindi po hadlang ang mga bagay na ginagawa niyo as long as you are doing it for your family, for everything. Pero hindi niyo sasabihin na kasi po may trabaho ko eh. Ganun. Alam na ng Panginoon yan. Sabi nga, hindi niyo mga hinihingi yung sinasabi niyo, binibigay na eh. Pero hindi natin alam yun, di ba? Yung health niyo, no? Thank you Lord for my health. Na hindi nagkakasakit. Eh, pag minsan mo nagkakasakit, that's really, kasi hindi pa tayo perfect. Pag hindi pa kayo perfect, dito sa loob ng sandaigdigan, you suffer everything sometimes. Kasi nasa katawang tao pa tayo. Pag perfect na kayo, maaari, wala na kayo dito. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na muli kayo magkasala. Pag nakita na, sabi nga, when you are complete in the eyes of the Lord, He will get you. And He will bring you to His kingdom. Para hindi ka na magkasala. Don't worry about your family, your daughter, your sons, or everything. Because God knows. Kasi gusto ko na siyang punin, may magagawa ba kayo? Wala, di ba? Pero klamo kayo. Kung masasabi lang ng Diyos sa inyo yan, ano, mariklamo kayo? Baka gusto niyo, pag-interesing ko kayo eh. No? But the Lord really is faithful, lovable, and very rich and mercy. Tandaan niyo po yan. Ang Panginoon ay palaging mayaman sa kahabagan. Lumapit lang kayo sa Kanya ng may malinis na puso, may pagtitiwala, and where God is with you. Tumayo po tayo lahat at tayo po ay manalangin. Hallelujah. I praise you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Lord, nais ko po na ang mga tao nakarinig ng mensahe mo sa hapon na ito, Lord, with the Holy Spirit. Lord, ayaw mo ang river na yun na nagpo-flow sa iyong throne, Panginoon, which is the Holy Spirit, guiding us, comforting us, protecting us. Nagpapasalamat kami, O Lord. Wala kami ibang masasalita, Panginoon, kundi ang pasasalamat. Dakilang pasasalamat na labos mo kaming minahal, Panginoon. Labos mo kaming nililinis ng mga salita. Labos mong inaalala, Panginoon, ang lahat para sa amin. Ang aming pangangailangan, ang aming kalusugan sa pag-iisip, kalusugan sa aming pangangatawan. Lord, sa pagmamahal
sapat-sapat, Panginoon. Hindi namin naubos maisip na ganyan mo kami kamahal, Panginoon. Lord, hiyaan mo na masukyan ka namin. Kahit na maliit na gawain, Panginoon. Upang maibalik namin, Panginoon, ang mga pagpapagal, ang mga bagay na ito. With your, with your words of heart. Na magamit namin ito. So how can we express our love when we know na higit na mahal mo kami, Panginoon, kesa sa pagmamahal namin sa iyo. Hayaan mo madama namin ito, hindi lamang tuwing Sunday, Panginoon, kundi sa oras-oras, minuminuto ng aming buhay. Na kami, Panginoon, ay mahal mo, na palagi mo inaalala ang lahat sa amin, Panginoon. So Lord, sa oras na ito, lato ng may kabalisahan, may kalungkutan, may problema, ano man po ang kondisyon ng mga dinala mong tao sa hapong ito. Let there be light, Father. Let there be healing. Let there be revival. Lord, managana kami sa lahat ng bagay ng pangangailangan namin, lalo-lalo na sa aming spiritual, Panginoon. Nais ka namin pasalamatan sa mga bagay na ito. Sabihin mo lamang po sa bawat isa. Sabihin mo lamang po kung anong gagawin. I know, Lord, you can control us with your words. You can control us, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa mga pangyayaring hindi maganda. At lahat kagandahan lang ang madama namin na ginawaan. Dahil iyan naman yung ikaw, Lord. Ikaw ay pag-ibig. Pag-ibig na umaangos mula sa iyong templo, Panginoon. Pag-ibig na walang kumpas. Pag-ibig na hindi masuklian, Panginoon. Kaya, O Lord, naniniwala kami, Panginoon, at this moment, right now, Panginoon, release, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Sa bawat isa, sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ngayon pala ay nagpapasalamat ako sa iyo, O Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat. Na maligas ang aming mga buhay. Ibigay ko sa iyo ang dakilang pasasalamat sa oras na ito. Lord, those who believe in you, those who will follow you, those who will seek you through their hearts, O Lord, right now, Panginoon, give us your power to change us, to transform us, Lord, to be strong enough with your words, O Father. Hallelujah. 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 Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Hallelujah. Sa iyo. Sa Diyos. Na lumikha ng lahat ng bagay. Ikaw ang dahilan kung bakit kami narito. Kaya, O Lord, salamat po. Creation sa likha mo sa aming buhay. Alam ko hindi na imunawaan, Panginoon, ng mga kabataan ngayon. Subalit, dinadalagin ko rin ang mga kabataan na ito sa pangalan ni Jesus. Lord, higit mong bigyan sila ng attention, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagdinig, pangunawa sa salita. O Lord, bagamat iba ang lingwahe, nakikita mo ang puso nila. You can change everything. I believe. Because you're Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Nakilain ka nawa ng mga nilalang mo. Hallelujah. In Jesus' name mo, maraming salamat po. Lalo po ay magsabi ng Amen.